Kanina ay nagpipicks and bans tayo doon sa lounge. Dito na tayo magkakaalaman. Paminsan-minsan lang naman. Diba? First pick ay mapupunta sa RSG. Madalas nag-i-eve ang Omega, nag-i-eve din si Aqua. Pero Esmeralda is open for the taking. Akay! Prediction ko, Akay! Akay! Ayun na nga! Ayun na nga! Inunahan mo na! Galing, inunahan no? mo na! Pinag-usapan din natin yan kanina. Pwede pang i-flex. Pero for sure, gagamitin. Mataas ang chance ni Demon Kahit. Mm-hmm. Esmeralda is a good answer, to be honest. Si Esmeralda yung nagiging standout explainer natin ayun dito. Na. And sticking to their comfort roles. Ang priority ng OMG, kinuha nila yung Savior. So nawala yung Franco dahil binan din mismo ng OMG. Yung Savior, mataas ang naging win rate ni Mr. Etomax. So instead of magkaipitan siguro ng marksman, para sa akin, pwede na ata mag-marksman eh. Pwede na kumuha. Pwede na eh. Now, kasi meron pang Claude na pwedeng paglabanan or pagawayan. Pero tatapatan mo muna. Tatapatan mo muna Esmeralda with the Dairot. Usually, yan na talaga kinukuha dyan. So, klaro na yung gagamitin ng XP lane. At yun na nga yung Claude na marksman na sinasabi natin. Kakasabi lang natin, Butters, na marksman na ang kukunin. So, wala nang ipitan. Wala nang ipitan ng marksman. Ooh. At tatapat na lang ang Omega. Yun yung funny. Pero ito yung hindi nakita ng side ng RSGPH. Siguro nagko-contemplate sila in some way kung ano nga ba yung dapat nilang unang kunin. Kung Claude ba o Fanny. But the fact remains is, mas gold lane centric yung laro na itong dalawang to. Mas 4 protect 1. Correct. So, ibig sabihin, mas okay na kumuha ka na ng safe na hero for your gold lane. Pwede nang maban yung Iritel or any gold lane hero na gustong iban ng RSG para lang maipit si Kelra. But remember, si Kelra hindi niya pa nilalabas yung mga pocket niya talaga na mages. Ang tagal natin di nakita yon. Yung Lunox, tinuruan niya pa si Wolf dati nung combo ng Lunox. Yung Arit, nag-hope nga ako na sana bumalik yon. Pero I think in the meta, mas papabor ka talaga doon sa mga late game. Carry is open, Popol and Koopa is open. Ano pa kaya ang pwede kay Kelra? Pero pwede ba sila kumuha na isang Brody dito dahil Brody medyo also, makunat din naman tong mga members ng side ng RSGPH. Possibly a carry. Yeah. If ever. Yeah. Pero ngayon na nakikita ko for the side of OMG, yung ban sila nakatutok kay Etomax. Pwede sila mag-ban out ng Eve dito. Possibly. Or for the side of RSGPH naman, kung tinignan mo, kay nag-ban out sila ng isang marksman hero. Iritel. And I think another marksman hero para maipit na talaga si Kelra. O ipitin na pwedeng iba na yung Brody. Tapos hayaan na lang nila yung Popol and Koopa, hayaan na lang nila yung Kari. Kasi Claude is Claude, AOE damage, great against the Esmeralda. Kapag naka-DHS, kayang habulin yung Savior. Ang kailangan dito ng RSG, I think, pwede nilang itodo lockdown pa para doon sa Fanny. May akay na sila. Siguro pwede silang kumuha ng Cho kay Light since wala ng Franco or kasi bilang yung Kufre. So, ano pa ba yung mga pwedeng panghuli na tank? Atlas, I think, ay pwede rin para side ng RSG. Mm-hmm. In a way, nakikita ko Cho talaga yung isa sa mga pinaka pwede nilang kunin dito. But there is also one way to actually go for a Fanny counter. Kung hindi mo siya malockdown, i-burst mo na lang. Burst damage na lang. Gusto ko na mention mo yun. Inunahan ng OMG ang kupunan ng RSG. That's the Cho. A good pick against the Claude. So Atlas is open. Kailangan mo ng someone to get the backline or maybe tapatan yung Cho. Wala. Pero Akai Jungle na kasi ito eh. No? Akai Jungle na pwede mo na. Siguro, in terms of a tank, pwede na lang sila maging... Makita pa ba tayo ng Baksha? Baksha is a possibility. Atlas is actually a possibility as well. Kung Atlas. Walang hero si Aqua. Si Light ay wala ding hero, pero pwede nga siyang mag-flex ng Akai. Wala pa actually yung hero dito si Aqua. Kung tutusin, they can actually go for an Eve if they wanted to. Tapos, ang kunin nila na isang tank is Alolita. Oh, Angela. Angie! Okay, and Eve, Angie. Alright. So, it's 4 protect 1 para sa side ng RSG. Ang kailangan dito ng Omega is more damage output. Wow! Butters, kung papansinin mo, ang bilis ng lineup ng RSG. Tama ka! Hindi kailangan ng burst, hindi kailangan ng stun,
why don't tapatan mo na lang yung funny gamit yung global presence ng Angela? Kailangan mong i-out-sustain na lang. Kung ang target niya dito is si Claude, eh di punta tayo, sanib tayo kay Claude. Kung ang target naman is si Akai, eh, in the early stages of the game, eh, baka pwede din naman na enable si Akai ng todo. Okay, so what's your last pick right now for Omega? Wala kang gold. Oh! Renzo Masha! Something new! This is Kelra Esmeralda Butters. From the ages of old, tatandaan mo, nagkaroon din ng ganitong pwesto na yung Claude ay tinatapatan ng mga heroes na ano sabi na lang natin, mga fighters or mga mages. Ito yung sinasabi nating pocket mages ni Kelra na hindi niya pa pinipili sa MSC. Napaka-interesting nito. Bato na natin sa ating mga malulupit na casters, Midnight at Santi. Kayo naman. Maraming maraming salamat sa ating mga magagalang na analyst dahil sila ang manners. 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 Take it. Make it. Man. Nice ba yun? Pero welcome dito sa, mabuti ko sana sabihin Grand Finals, na sana ako sa PHPH dito sa laban ng Omega at RSG Philippines. Napakalupit ng mga Nostra ng ating mga analyst. Nakakuha sila ng dalawa sa 10 kinuha ng ating mga teams. Pwede na. Pwede na. Rematch ito ng ating MPLPH Season 9. Definitely gutom ang Omega. Gustong-gustong bumawi. Sila rin ang defending champs dito sa MSC. Yep, nagkalabasan na ng mga pocket picks. Light with the Angela and you have Omega. Yung double fighter setup na ang gamit naman ni Kelra this time around ay Esmeralda laban sa Claude. Now, RSG Philippines. Still, they are up against the Fanny of Ryzen. Ito yun eh. Yung Fanny ni Ryzen na ibigay sa kanya, kaso yung sagot naman ng RSGPH would be the Akai. Yes. Na meron nga talaga itong pang-counter doon sa mga assassins na nais sanang kumuha ng mga objectives dahil nga merong heavy spin. Yep. So if magtatangkang mag-steal dito si Ryzen o lumapit man lang doon sa mismong pit, pwedeng gamitin ni Demon kahit yung heavy spin para lang makatakas kaagad-agad. Ayan, nilalaman na kaagad ni Kelra na paggamit na ng sprint para lang lumamang sa level 2 matchup. Ryzen, nakikipagkulitan dito kay Demon Kite. No casualties yet and Omega still they win the trade. Napauwi nila yung Claude and Kelra still very much alive. Yung lineup ng Omega, wala silang marksman, no? What are your thoughts about sa late game ng Omega dito compared sa RSGPH na meron silang Claude na hawak ni Eman? I would say delikado kasi yung lineup ng Omega, they need to win fight and they're up against Claude. And there's 3 heroes na kayang natapatan ni Claude dito, no? That's the Esmeralda, the Saver, and even the Masha. So, delikado to for Omega. But then again, come to mid-game, ito naman yung lakas ng double fighter setup. You're insanely powerful during the mid-game clashes. Kasi ang gagawin lang dito ng Omega is i-whittle down yung HPs ng RSG at tapusin ni Ryzen pa rin etomax yung mga kills. So, Nats with the engage on to Renzo, ahabot si Ryzen leads sa turtle pero will be secured by Demon Kite. And napakitang ipet mula kay Akai. And that is gonna be first blood going in favor of RSGPH. Shock, no, napaflicker out pa. And sinundan siya ni Nats. Real world manipulation nila pagpa. And naiiwan si etomax sa likod ng Omega. Pero RSGPH, you're gonna be happy with that. Pero si Light, ayaw niyang pawin. Sabi niya, hindi pa nagdodon ang Light. 2-0 for RSG. Lamang na lamang ang RSGPH sa mga ganong objective takes dahil nga sa hawak ni Demon kahit na Akai. Nakita natin na nagtangka si Ryzen ditong lumapit doon sa mismong pit. But with just the heavy spin, negate niya na eh. Napa-atras niya na yung Omega. Hindi na naka-retry pa. So this opens up for RSGPH to actually take the lead dito sa umpisa. Makikita mo agad yung gold lead. Napakalaki na. Knowing na 3 minutes in pa lang sa mismong game. Pansin natin dito, inaalagaan ng Omega si Kelra pa rin sa may bandang ibaba. Even though na hindi marksman yung gamit niya, kahit na kaya niya mag-sustain. Sa tingin ko, yung RCPH dito, handang-handa rin talaga sila sa draft na inilabas ng Omega. Yeah, talagang napaghandaan before the game started. And
Si Eman, dumo-double wave na. Talaga nagpakapayaman lang yung Claude. Again, the late game is gonna be the factor here for RSG PH. Omega, as you've said earlier, they picked up the Fanny knowing na may Akai na. And remember, if you can recall, no, yung Akai, yung pinasasagot usually sa Fanny picks no MPR Season 9, I believe that was Brent who pulled it off. Mm-hmm. Against Omega, I think. Yung match mismo na yun, yung nagtelegraph ng Akai pick against Fanny. And now Omega, they're playing into that specific lineup and same pa sila ng role. Dalawa silang jungler and si Demon Cat ramdam niya na parang mas lamang siya talaga dito sa objectives. Oo, yung dating Akai pa nga yun eh. Diba? Yun yung kinounter sa kanya. Eh ngayon, jungler to. So enough yung kanyang items, enough yung golden XP niya para makipagsabayan doon sa jungler ng kalaban. Yep. So now, the turtle is up. Level. Possible na ganun ulit ang mangyari. Let's see kung paano lalaroin ng Omega to knowing na prepared na naman si Demon Kite with the heavy spin. Yep, one level advantage. Curse Helmet is now complete on Demon Kite. He's gonna get the retribution battle here, Ryzen, with the K-Boss, but napaka na basic field. Pero it's still Demon Kite who secures the objective here. Eto, Max, mapapatakbo with the sprint. Pero napaka-unat nung Akai sa may frontline na may nakapatong na Angela. And si Fanny, mapapabalik na lang. No retribution steal from Omega, pero at least makukuha ni Ryzen yung kanyang purple buff. Nahihirapan as of the moment ang Omega sa pagkuha ng objectives, pero meron silang game kanina against Falcon na never sila nakakuha ng turtle, pero naipanalala. So, possible na hindi pa to too late, but si Ryzen ngayon nagsastruggle. Kitang-kita mo kung gano'n siya kahirap sa ginagawa ng RSGPH. The crowd control coming in from Light, even Aqua, yung slow lahat eh. Kayang-kaya siya kabulin kahit na meron siyang cables. Yes, man, mahirap to for Omega. Again, as you said, walang mapatay si Ryzen. Even yung Eve. Alam naman natin ang capability ng Eve. Although a lot of the mages find it really hard to play into the Fanny. Ang kinaganda kasi ng isang Eve is pwede mong gamitin yung real world manipulation for added shield and okay lang. Kasi if i-cancel mo kagad yun, yung nakastock sa passive mo, it will help reduce the cooldown of the ultimate. So pwede mong ispam yan against the Eve. And now RSGPH finds another kill onto the top lane. That is the Masha of Frenzio taken out by RSGPH. Sobrang linis ng laruan ng RSGPH. Parang kabisadong-kabisado nila kung paano kalabanin ang Omega. At ngayon, nahihirapan. Even the jungling, nakakaagaw ba na dito si Demon Kite? Pero hindi papahig si Ryzen na si Demon Kite lang yung aagaw. So, andito siya sa orange buff sa side nila. Alam to ni Light, pero wala siyang magagawa. The retribution, nagamit na ni Ryzen dito. So, pwedeng call yon mismo ni Light na nag-retry na. Pero ngayon, tatawid siya sa may bandang gitna. Uy. Walang purple si Ryzen. RSG, they might go for the move. 20 seconds without the retribution on the Fanny. The purple buff spawns in 2 seconds. Group up dito sa area na to. Talagang protektodo ang purple buff ni Ryzen. Pero may nakapatong na Angela kay Demon Cat. Muntik pa na hindi makuha. Pero at least Demon Cat secures the purple buff. Masyado rin naging excited si Demon Kite dun sa pag-retry, pero luckily nakuha niya pa yon, di ba? Parang pagkatapos mag-retry may natira pang konti eh. Pero ngayon, ang advantage naman ni Ryzen would be cooldown yung retry ni Demon Kite. Oo. So meron sana silang chance na i-rush to. Pero mukhang hindi ganun ang kanilang gagawin. Bibisita si Ryzen sa may bandang itaas. Magki-clear sila doon. Pwede. Pag ni-rush nila to, mukhang abot na yung retry. Pero mahirap din to kasi ang hirap pa rin lumaban para sa Omega. Although, ang upside naman is tumataas na yung damage output nito, Max, on the Dawning Light. Ito yung magiging primary damage din talaga ng Omega, which still makes sense kasi ang dami nilang fighters on their side na kahit mag-late game, yung damage output nila enough. Wala lang talaga silang tagabasag ng towers like Claw, the Beatrix, Mobile Koopa. Wala silang ganong archetype. So RSGPH, again, sa late game, advantageous to para sa kanila. Pero when it comes to the damage department, walang nagkukulang. Parehas, kumpleto. May damage, pero walang tagabasag ng Torre. Yun ang sinasabi dito ni Midnight from the side of Omega. Nakita natin na gusto sana mag-attempt dito ni Ryzen na mag-contest sa mismong turtle. Pero napatras siya. Kelra, as of the moment, kinutulungan din ni Ryzen. Hindi magiging maganda ang pagbisita niya doon. Hindi nag-result into a kill yung gank. Tapos si Demon Kite dito, manggugulo pa. Pero napakagandang lane swap for RSGPH kasi yung Claude, kaya niya yung Masha. And si Kelra, hindi kaya yung Diroth. So that is very smart for RSGPH, even though si Omega yung kanina. Si Eman in the mid lane, grabe! Look at the damage coming up from the Claude! Si Fanny, hindi niya kaya. Hindi niya kayang i-sustain yung damage output ni Claude at this point. And si Nats, again, kanina pa niya pinagtitirpan yung Esmeralda ni Kelra.
alam na alam niya kung paano tatapatan to eh. And yung lane swap nga na yun, parang sinabi nila, ay, logi tayo. But so, counter naman natin yung mga side laners nila. But hindi lang tayo magpalit? Naglolokohan tayo dito eh. Sabi ni Nats, gusto mo maging fighter ah. Gusto mo maging fighter ah. Gusto mo fighter call, Jane ah. Oh, tara. So, tayo. Ako lalaban sa'yo. Ako lalaban sa'yo. Para makatikim ka. Makatikim ka kung paano yung mga fighter dito sa side lanes maglaruan, di ba? Iba ang mundo ng mga ex-filaner. Okay. This is actually new for Omega eh, no, na yes, na wala silang marksman na tinarget din kasi talaga sa draft si Kelra. Inuwi yung Claude, walang Beatrix. So parang pati Iritel nga. Wala rin Iritel. So parang ang awkward naman pag si Kelra, ang nilaro niya lang is Popalin Kupa. Although galaro siya ng Clint, Brody. Pero parang awkward din sa lineup kasi ng RSGPH. Number one, yung Popalin Kupa lugi dito kasi ni Eve tsaka Claude. And yung Brody, awkward din laruin against the Akai. So I feel like there was really no choice for Omega. Pero if you remember, kapag nagdo-double fighter ang Omega, ang available is yung Yuzong pati yung Pakito. Oo, pero hindi nila nagamit yon dito sa lineup na to. So this is you, Lord. Sa start na ng RSGPH, tingnan natin kung hahabol pa ang Omega. Pero mukhang malabo lahat ng objectives na malalaki, binibigay nila na binibigay. Katulad yan, hindi na sila lalapit. Si Renjo, sabi niya, trade na lang tayo guys, wala rin tayo magagawa. And it's, again, it's really hard for Omega to fight into the lineup of RSG Philippines. Now, RSG, they're looking to fight. And Man and Dawning Light, Steel Light, and Demon Kite, not secure. Ako ba niya? Hindi. Nakuha niya na ni Ryzen pa rin. So, the Lord is marching on to the top lane. Low kill score dito sa match na to. Hindi pa nakakabawi ang Omega. Reminiscent nung game 3 nila eh, no? Oo, ganito yan. Finals. Ay, game 3, game. Game 2. Game 2. Game 2. Yung 2 kills lang. Lowest kills in MPL history. Oh, sobrang baba lang. Parang basag story lang. Kuha ng objective. Gusto, lowest kills in MPL history. Uy! Napakaganda sa lubong. Wala kang Demon Kite Ryzen. Makakatakbo masyado. The cables is not there. And Eman will secure the kill. Demon Kite! What was that? May checkpoint. Si Ryzen gusto na lang sanang umuwi. Kaso curfew na daw ata. Naharangan siya. Pati si Kelra pwedeng habulin dito. Makakabasag sila definitely ng Torres sa may bandang itaas. But yung Omega, bitin sila dun sa damage and dung resources para makapag-defensa pa at makapag-initiate ng teamfights. Min, sinalubong sa ere. Nagkita sila sa ano, sa hangin. Sa hangin. Tinalunan eh, no? Sabi ni Demon Kite, saan ka punta? Sinungkit yung sampayan. Oo nga. Sampayan to ni Ryzen eh. Sabi niya, parang walang damit ah. Oh. Ito, real world manipulation. Ginamit na ni Aqua, Renzo, binangga si Eve. Pero the damage output, it's not gonna be enough. Nabaliw yung server natin, ladies and gentlemen. Pero Mystic Field, ginamit na ni Etomax. Not gonna be a kill here. And Eman, looming around this fight. Ready na kanyang Blazing Do It. And Omega, medyo na paubos sila ng skill dito. Pero Chakto, sisipahin ba niya si Nats? May immortality yung Derot. Pero look at Eman on the top lane. Nagbabalak mag-split push. Kinukuha yung orange buff. Lahat na kanya na. Magiging core talaga itong si Eman dito sa bandang late game. Mid game pa lang tayo as of now, pero nakukuha niya na yung mga ganitong klase ng mga buffs. Orange buff, isipin mo, para sa isang marksman. Sobrang helpful niya. Tapos, yung tank jungler pa nila, meron ding orange buff. Oh man, may orange buff yung marksman. Bakit? Tama naman, marksman ah. Okay, marksman. Marksman. British. Give me some water. Ikaw naman kasi, masyado ka namang mainit na. It's an awesome game, ain't it? Oo naman, awesome. Mystic Field, ginamit na ni Etomax. Eman with uy! DBM high. Pero napakitang sipa mula kay Chakno. Asan yung damage? Buhay pa rin. Yung heroes ng RGPH, pumatong na si Angela kay Eman. That is the Claude. 3v1 versus Omega. Renzo, hindi enough yung kanyang damage. Shoutout Dawning Light. Umabot kay Eman, pero the damage, it's not gonna be enough. Si Kelra, humahabot siya rito. The damage, it's still not enough. Yung tali, hindi siya aabutan. The sprint is there. Please. Pero humaabot pa rin yung Claude di Eman. 6-0 Santi for RSGPH Ryzen. Hindi pa siya tapos. Tumatapos siya rito. Naghahanap siya ng possible trade versus RSGPH. Pero habulin Lord siya ang next na objective. Hahabulin ata siya dito ng RSGPH Midnight. Alam na magpupush siya. Pero uy. Kaya mo yan. Pinapakita lang sa atin. Namnamin daw natin yung venue. Oo. Namnamin natin ang venue ng MSC top lane. Nagbabalak ng masama. Nats, sabi niya naman ang FPL na sa may top lane, pero na Ryzen ang ipit naman ni Demon Kite once again controlling the Fanny of Omega. RSG just takes everything away from Omega. Nats, itapli kayo na. Habol ba niya Esmeralda damage? Ay. Is it gonna be enough? Falling Star Moon, makakatubo si Kelra, and napakadang engage mula kay Chakno. Nats,
Pinatungan ng Angela, walang damage ang Omega, Santi! Aray ko po, hindi pa rin sila napakipo ng mga items para nga makipagsabayan doon sa mga labanan na pinuforce palagi ng RSGPH. Sobrang linis ng laruan nila dito midnight na hindi man lang nila binibigyan ng kills yung side ng Omega. Now this is a Luminous Lord and sobrang farmed up na dito ni Eman. Anytime pwede siyang pumasok ng BMI Blazing Duet, kaya niyang ubusin yung buhay ng Omega. Disiplina talaga, todo disiplina ang pinapakita ng RSG. Chakno, wala siyang flicker dito. Hindi siya makakaharap ng TikTok play. Renzo pumasok ito. Real world manipulation nila pag na ng Eve. Tinulak si Renzo palabas. Wala na yung kanyang extra HP bar. Stunning Light will force out RSGPH. Pero napakalinis ng disengage. Alam nila na hindi na enough yung kanilang mga skills sa damage para mapatay yung Omega. So they just backed off. Disiplina ang ipapakita ng RSGPH kahit na meron na sila ditong enough na arsenal para patumbahin ang mga miyembro ng Omega. Alam nila na pag sobobra sila doon at masyado sila nag-asem, possible na gamitin nyo ng Omega na i-capitalize nila yung ganong error at mabaliktad pa yung mismong laro. But based on the items right now, talagang lumalamang ang RSGPH. Kelra! Uy, huli! Naipit si Kelra! Pero makakatapos siya with the sprint. That's the Esmeralda battle spell being burned for Omega top lane. Inahabol ni Fanny yung bata pero hindi nagpapakita si Light. Even kahit nakikita niya yung Mystic Field pero RSG, again, napakalinis ng kanilang laro. Even si Eman, hindi na kayang patayin ni Renzo. Naka-hasklo yung Claude. So kapag binangga mo, isang tira lang niya. Isang balik buhay lang. Balik buhay. Nuts. 1v1 versus Renzo, but that's not gonna be a fight that you would win for Damasha. Ay, nakabang din ang RSG Philippines Stunning Light. Walang damage kay Demon Kite. Although nag-proc yung Athena Shield. Pero wala pa rin eh. Wala ba lang binawas dun sa bar? The police. Oo. Sabi ni Demon Kite. Wala man lang. Parang nakakiliti lang siya. Parang hinawi nga lang eh. Oo. Nilamig eh, no? Nilamig lang. Parang, uy, humangin ha. Parang may nararamdaman ako. Pero wala naman. Lumamig sa Malaysia, Santi. Yung Omega ngayon, definitely kailangan nila dito mag-antay ng tamang timing. Wala silang setup dito na AOE talaga na magbibigay sa kanila ng miracle play. Oh my pero God. Si Chakno yung aasahan nila dito for the pick of midnight. Kailangan nilang... Kailangan yung sipa dito ni Chakno na rektang aliyup eh. Chakno Ragi. Oo, kaso tingnan mo naman yung ginagawa ni Demon Kite. 1v4, walang magawa yung Omega. Hindi nila kaya labanan yung Akai ni RSG. And grabe naman yung nilipad ni Nuts. Ngayon lang ako nakakita na lumilipad na Dirot. Hindi tumama kay Eman. The Claude is still taking out the Lord. Renzo, susubukan niyang ultihan si Eman dito. Makukuha ba niya yung Lord? Hindi. Retribution will secure the Lord here for Demon Kite. Gandang tulak! Pabalik! And si Renzo, kailangan niya tumakbo. The sprint has been used. Hindi pa tapos. Humahabol pa ang RCPH. Nuts with the dash in. Habulin. Damage output. Is it gonna be enough? Dalaw pa yung HP bars. Hindi kumama siya dito. Pero again, disiplina. Lord ang inihintay ng RSG. Ngayon, disiplina. Walang nakuwang kills dito ang RSGPH. So, kumpletong dedepensa ang Barangay Omega. Kailangan lang nila dito na mag-ingat na walang mahuli sa kanila bago pa man dumating yung mismong Lord. Kasi magtatangka na yung RSGPH na mag-push dito. Napapasok ata mo ang gustong itulak pero may nakap, double nakap, sipa! Sipa! Pag-inap, Chuck Duragi! Ayan na nga, mamukha mga patay si Natsita pero the immortality is there. Can they finally find a kill here? Dawning Light does come out. Nath's still going to be alive. Ryzen trying to get back to the base here. Lord will be marching up top, but there you go. Ryzen finally taken down. They have to be able to defend this. RSG Philippines has a couple members low health, but they have the heals. Ryzen trying to help out here, but he just has no damage. Lord's still going to be up in the top. Can they defend this one? They're going to be able to clear that, but they lose a turret in the mid. Dawning Light once again being popped here. It's only a matter of time. They do defend. Chakno trying to find a moment, but can't get one. Killing spree for Eman, but Light does get taken down here. Now Kelra going to be the focus. Do they have enough minions? Dawning Light once again. This is it. This could be it. The mega kill for Demon Kite. They still have a minion wave coming in. Ryzen trying to find Eman. Look at the damage coming out. Can they end it here? Eman and Demon Kite. Looks like Nath is going to go back. So right now, happy to just take every single turret from the base of Smart Omega. You know what? Maybe that was the play. Wait until RGPH sieged. No, but Eman, it's some trouble here. Ooh. Oh, pops the battle mirror image to get out. And now the lifesteal, not enough to
to keep him. GPH, pero nakikita mo yung dedication. Ooh. Na kuha nila yung kill kay Eman. And ito na yung call ng Omega energy. Na walang damage dealer mula doon sa kabila. Walang energy si Fanny, pero buti na lang nakaharap si Renzo. Mahirap ngayon, Midnight, ang sitwasyon ng Omega. Mukhang basang-basa sila ng RSGPH. Mula pa MPL Season 9. Ito na yung kanilang ginagawa. Pero habang... Narakan! Heavy spin. Hindi siya nakasipa. Wala rin flicker yung Cho. Omega, they are looking really good in this late game. Anong oras na rin kasi? Omega timers na. 18 minutes is the current time of the game. RSGPH, they just need to take out the base. Pero alam natin to, Santi, kabisado natin to. Omega will still defend. Ito ang puso ng barangay na madalas nating nakikita. Dito sila malakas. 18-minute mark. Chaknu. Ito na ang timer ng Omega. 12 seconds bago mag-spawn ang Lord. Demon Kite, as of the moment, hindi talaga siya makuha-kuha ng Omega. Hindi pa siya namamatay ever dito sa buong game na to. Sa sobrang sakit niya, tumax na nga lahat yung buhay ni Eman. Pero parang wala lang dahil nga dun sa Hasklo. Men, kailangan nila mag-ingat dito. May flicker yung Cho. Naka-sprint lang yung Claude. Pag ito nga nasipa at may dawning light, si Etomax, kayang-kaya siya i-burst down. RSGPH, much as confident as you are right now with the gold lead that you have, may damage pa rin ang Omega. Oh! Si Light ang dapat tumba. Si Renzo tatakbo na. Pero magbabay time lang siya. Habulin siya dito ni Nuts. Pero mukhang malabo at ang mahabol talaga. Demon Kite. So kalat ang RSGPH as of the moment. Susunod pa lang si Ryzen. Si Demon Kite hindi pa nila mabibigyan. Pero you can see the damage of Omega. Bumabawi na sila, Midnight. Ito Max with the poke against RSGPH. Winando combo, Santi. Untog tapos Regan. Alam nga talaga Demon nila Kite. Kung paano sagutin to. Dawning Light, tinamaan si Aqua. Kita ni Chaknu lahat. Pwede siya makakita ng flicker combination. Flicker sipa mula sa show. Demon Kite will try his best to look into the Lord. Pero naipit sila dito. Mystic Field na force out yung heavy spin, Santi. Hindi na nila kayo pumasok na set of Dawning Light. Eto Max poking out RSGPH. Magbaba of sila, and Ryzen will secure the Lord. OMG! Dahil doon sa pag-force nila nung heavy spin nung akay ni Demon Kite, wala na yung naging threat na itulak pa si Ryzen palayo doon sa mismong Lord. Hindi nakapag-contest ang RSGPH. Ubus ba ng tore ng Barangay Omega, pero ngayon sila ang magkocontrol ng mapa. Buong Pilipinas nakanganga ang bibig. Anong nangyari? What is this? How is this possible? The Omega timers talaga, Midnight, no? Pag 18 minutes in, wala na. Talagang nag-iibang anew sila eh. Only Omega plays like this. Ito ang kapangyarihan ng barangay. Etomax, highest damage dealer in the game, 100,000. Sabi sa inyo, may damage output kami. And sila na ang nagmamarch into the base of RSGPH. What is 5K gold lead when we have Etomax? Ito na nga, damage lang talaga. Only dawning lights. Yung mga ray gun ni Tito Max dito, laging on point. Tila ba pumipila ang RSGPH dito at nag-aabang lang. Pero ito ang problema, Santi. Walang tower damage ang Omega. They need to win a fight. RSGPH, they have a Claude. They can clear the minion wave. Let's see how Omega plays this tower push. Ito na, gagamitin nila yung mismong Lord na Lumino sa baba. For sure, hahampas to. Basag na ang Torres sa may bandang ibaba. Pwede lang gamitin yung sa top lane and mid lane. Ang bilis ng depensa dito ng RSGPH at hindi naaabot pa yung minions ng side ng Omega. Not unless mag-force sila dito ng Clash, hindi na nila magagamit pa yung mismong nuts, Lord nuts, na yun. Papalaga nila, kakalmot lang, pero atras din, kagadaga, dawning light. Kaso may Kite. Bilis pag naka-sprint. Napamali ang heavy spin na itulak palabas si Renzo. That's a heavy spin out for RSGPH. Just two sets of minion waves coming out on the top lane and the bottom lane. Lala na yung turret sa baba. And Omega might just look to clean out the base of RSGPH. Nagpantay pa yung itsura ng mapa, Santi. Dalawa na lang ang tori na lamang ng RSGPH. Yung kills, lamang sila ng pito. Gold lead, lamang pa rin sila. Pero as it stands right now, it's Omega's game to lose. RSGPH ngayon ang nagdedelikado. Kanina, sila ang umaarangkada at may hawak ng buong mapa. Pero ngayon, baliktad na ang nangyayari. Barangay Omega ngayon nag-aabang na lang ng perfect opportunity kung kailan papasok. Ryzen, papasok upang mabasag yung Torres. Sabi mo, Titan, here comes the real world manipulation. Pero papaback away na lang yung Omega. Dawning Light!
Reagan coming in from Tito Max. 4-3. Ito ang nagagawa ng kaka-basketball ng Barangay Omega. Demon Kite. Nilapagan ng Mystic Field. Heavy spin. Ginamit na kay Chakno. Pero okay lang yan. Yung Choshinung puot lang. Yung tulak ni Akai. And ooh, another set of Dawning Light. Walang follow-up. Relax. Kalma. Hinga, Pilipinas. Grabe yung damage dito, Max. Breathe in. Breathe out. Oy, grabe. Naka-haskle yung Fanny. Nagpalit na rin, sabi niya. Oh. Alam mo, Eman, ikaw lang, ha? Men, yung Fanny natin, marksman na. Naka-haskle, tsaka windtalker. Pabilisan na, basic attacks na gagawin na dito. The Lord ay inuumpisahan na ng uy, Omega. Uy. Alam nila to, si Demon Kite, anytime, pwede si tumalon. Sa likod, ha? Nakapwesto rin sa likod. Si Aqua yung target. Naku, si Aqua yung target. Baka maging tubig yan. Kitang-kita nila, pero tatlo yung HP bars. Demon Kite, nakasilip na siya sa Lord. Dawning Light, hits two. It's Eman. Pero Aqua, on the backline! Hindi makalapit! Uwaalis, mapapaalis. Yung kanilang Eve, Demon Kite, ginamit na yung heavy spin. Binitawan yung Lord. Omega, they want to fight. Kaya siya ang naipit, pero walang damage output. Eman, look at here. Tinalanan ng Angela. Enough yung kanyang buhay, pero the DPS, it's not gonna be enough to take out the show. Pero humahabol pa si Nat. Omega, they still want to fight, and as well as RSG, the game is gonna be reset. Dawning Light coming out from Etomax. Napakasakit ng poke na Omega, pero wala pa rin lumamamang Santi. Pero remember, wala na yung talon ni Angela. Chacha moves coming in from both teams. Walang nakuwang mga kills, pero sobrang haba nung halos naging teamfight na yon. Semi-teamfight lang kasi hindi na tinuloy. Alright, go, Chuck! Pwedeng mahuli yung isa, pero si Kelra anytime at falling star mo na. Nagamit na dito yung heavy spin. So wala na ditong chance ang manulak pa ang RSGPH at papalayo ang mga miyembro ng Omega. Uuwi si Chakno, uuwi din si Eman. So reset para sa dalawang kuponan. Men, hindi na maganda yung kinalalagyan ng RSGPH. Even si Eman, napapauwi ng isang savior. Omega, again, they have enough damage. Look at the items here of Etomax. Wala nang boots. Hindi ko kailangan ng boots para manalo. Full damage for the savior. This is really problematic for RSG Philippines. Hirap ang sagot. Lord, ngayon, pag-aagawan ng dalawang ng teams dito. Nandito na tayo sa point midnight na parang yung dalawang teams natin, hindi na nagmamatter yung mga lead kanina, yung mga umpisa nila, kung paano sila umarangkada. It's all up to the decisions of all these players. Yep. Kung sino yung mag-i-initiate, sino yung mag-i-error, sino sa sobra, o sino yung magpe-play safe. Ito na. Lord, contention for two teams. Tahimik tayo, Santi. Mainit na kontrol lang to ng mga bush. Mainit na kontrol lang ng mga lugar. Kailangan mag-ingat ng dalawang teams. Hindi tatalon si Demon Kite sa mga pwesto na si Chakno. It is the show once again. Pag ito nakahuli ng hero, mukhang yatap na ang RSG. Ryzen, kiniklear niya yung towers. Naglinis ng towers! Inubos niya yung mga tore para may umuwi sa may madalikuran. Pero si Etomax dito, bibitaw na naman ng Dawning Light. Mauubos yung mga Eman, HP Eman! No RCPH. Kaso si Eman na yung other team na! The kick! Sinipa ni Chakno. Hindi na tuloy yung Blazing 2. Si Etomax na napatay. Pero it is the primary damage healer of Omega. Wala na yung Dawning Light. Pero umahabol pa si Ryzen. Taking out the Deron. Omega, 1-1. Both damage dealers, although yung primary damage dealer ng Omega yung nawala, still, that is a reset for this game. Sobrang init ng laban natin ngayon. Hindi pwedeng walang kapalit yung mga nakukuhang mga kills, yung mga trade ng dalawang teams natin midnight. Sa puntong to, hindi na natin masabi sino ang lamang, sino ang lugi, dahil ubos lahat ng tore at parehas yung dalawang kupunan na nagtatangkang kumuha ng Lord. At andon, iikot ka, pero si Chakno mapapatras na. Dalawa, Ryzen, dalawa nagsisplit eh. Si Ryzen, kailangan nilang bantayan. Nako, Santi, alam mo kahit anong mangyari dito, lamang ang Pilipinas. Demon Kite, tumasok siya dito. The kick is there for Chakno, pero it is gonna be an escape for Eman. Pero hindi, napatay. Nakuha yung immortality for Lord na yung Angela. Pero si Pani nasa harap ng base ng RSG. Uy. Tower lock! Tower lock! Yung base! Isang one hit na lang! Omega! Okay, hindi ano yan. Hindi tower damage yan. Yung Dawning Light, hindi tower damage yan. Wow! Oh my goodness! RSGPH, man! Ito sana yung pang-finals! Ito yun! RRQ! Nood muna kayo! Nood kayo! Nood muna kayo! Nood! Ito ang totoong finals! Grabe!
Nadepensahan pa ng RSG yun. Sabi ni Ryzen guys, sabi ng casters, wala tayong tower damage. Sige na, ako na. Pero this time around, walang retribution holder ang RSG Philippines. Look at Renzio! The damage output ni Linus! Ni Kenra! Tanggal ang shields! Tanggal ang shields! Pero di mo kahit minamata niya yung Lord. Pero Dawning Light sets a kill onto that. Wala na yung dirat dito. RSG Philippines says 2-man. There's 2 heroes down on their side. Si Nero as Demon Kite. Sino makakaretry ng Lord? Again, wala si Ryzen. This is Demon Kite. He will try to get the Lord. Nakuha niya. Pero Omega, they want to get the wipe. Ayaw nila ng Lord dahil even though wala si Ryzen, kaya nilang ubusin yung mga miyembro. Si Light ay tatakbo na, si Demon kahit magpapahabol pa. But that is a shutdown coming in from Kenra. Si Light na lang ang natitira habang kompleto pa ang Barangay Omega! One shot! Omega! They have done it! It's just Light! Dawning Light! And now, si Lord na lang ang nakaharang sa goal ng Omega, guys! Rendon Labrador, focus lang sa goal! Tatapusin na to ng Barangay Omega at sa unang laban, sila ang mananaig. What is this? Grabe! What is this? Naririnig nyo ang sigawan ng crowd dito sa watch party. Mga kabarangay sa bahay at kung saan man kayo ngayon nanonood, alam namin kung ano ang nararamdaman nyo ngayon. Grabe. Sabi nga nila, walang himala.